Attention! Kilalanin ang viral ngayon na matikas, matapang at simpatikong guwapulis ng Leyte. Marami ang guilty na nahuling kinilig sa titig at kisig ng mga mamang pulis na ito. Willing daw silang magpakulong sa taglay nilang karisma. Sir, if loving is a crime, please arrest me now. Tanong tuloy ng mga netizen, sino ang mga guwapulis na ito? Kaya, for research purposes only, lumipad ang aming team sa Police Regional Office 8 sa Palo, Leyte, kung saan sila nakadestino. At isa sa kanilang tatlo, matapang tayong haharapin. Ang matipuno, matikas, at simpatiko. Si Patrolman Julius Rael o Jules at your service. Magpapakulong na lang daw po sila sa akin. Maraming nainggal nyo na magpulis. Meron akong mga experience na ganyan na magpupulis din po ako kasi gusto ko makasama si Sir Jules. Ang ating pulis, aminadong banidoso. Nakatikim daw kasi siya noon ng mga masasakit na salita. Pagpatin ako dati, binubuli ako ng mga kaibigan ko na ang itim-itim ko. Sinabihan ako ng mga classmate ko na hindi daw ako makakapag-girlfriend kasi wala daw magkakagusto sa akin dahil sa itsura ko. Makailang beses nga raw siyang nabasted. Nililigawan ko siya. Sabi niya na sasagutin niya daw ako. Nagkita kami ng isang gabi. Okay pa naman kami nun. Tapos may pa I love you pa nga. Tapos kinabukasan, binak na ako. Ginost ako. Iniwan niya ako sa ere. Ang kanyang mga insecurity, dumami pa nung sumalang na siya sa training. Ang dami ng tagyawat ko. Pati nga yung mama ko, yung papa ko, hindi nila makilala kung anong itsura ko. Ikaw ba yung anak namin? Dito na iprinoject ni Jules ang kanyang glow up. Nag-invest daw siya sa skincare. Nag-take ng gluta. Nagpapahid ng mga skincare. Nagpalaki ng katawan. Nag-gym ako after ng work ko, 7 PM to 9 PM. Oh, yeah. Aminadong nagpasalamat, Doc, din? I did rhinoplasty. Para na din po ma-boost yung confidence ko. Ang kanyang makeover na 2 years in the making. Worth it naman daw dahil glow up is real. Oh, Pak! Sino ka dyan? Gorgeous. Gwapo siya. Tsaka polis ba? Gusto ko siya. Neat and handsome. Before, hindi ako napapansin. Ngayon, pag may nakakita sa akin, uy, parang nang iba yung itsura mo. Sino yung doktor mo? Saan ka nagpagawa? Sinasabihin ko lang na, pray lang po. Si Jules, kinukuha na rin daw ngayon bilang brand endorser. Clothing, skincare products, tapos mga opening ng isang restaurant. May talent fee na nga, tapos i-endorse mo pa. At ang dating nambasted sa kanya. Naka-unblock na ako, panay chat na sa akin. Medyo nakulitan ako, kaya ayun, bilin ako po siya. I'm grateful na nakilala ko siya. Proud ako sa kanya kung ano man ang narating niya ngayon. At he deserves so much better po. Pero si Jules, hindi raw puro porma lang. Masipag din po ako, mapagbigay at matulungin sa kapwa at tigit sa lahat, mapagmahal. Kaya ko din po maghalubilo sa community. Toka kasi siya sa community relations. Na-assign ako sa Oras Eastern Summer na dinala namin yung PNP dun sa mga liblib na lugar para magkaroon ng relationship between PNP at saka mamamayan. Good day mga kasugbong! And of course mga kasugbong, pupuntahan din natin ang San Juanico Bridge Aesthetic Ceremonial Lighting. Pagdating sa talent, meron din siyang ibubuga. Member po ako ng Police Warainon Mananayaw. Nagpi-perform kami ng mga folk dance, modern dance.
pag sumasayaw po ako, may mga kinikilig na mga babae. Meron din pong mga Becky na nag-aaway nga sila at nag-uunahan magpa-picture sa akin. Ang pagpasok sa serbisyo, katuparan ng ambisyon ng kanyang tatay Pacifico. Ito yung pangarap ng papa ko maging pulis. Anak, tuparin mo yung pangarap ko. Pero ang training, hindi raw naging madali. Mawali ka sa pamilya mo. Pupunta kayo ng bukid, like operation, like magkaka-encounter kayo ng NPA. Maglilimang taon na nga raw si Patrolman Jules sa serbisyo. At importante raw sa mga mapanghamong trabaho, may inspirasyon. Isa po siyang singer, local artist po dito sa Tacloban. Ang ganda ng boses. Ang pinopormahan ngayon ng ating guwapulis, si Honey Grace. Nagkakilala po kami ni Jules nung sa school ko po. Nagde-date kami, nanonood kami ng sine, tapos pinapadalan ko siya ng pagkain sa kanila. Baby, sagutin mo na. Baby, sagutin mo na. Baby, sagutin mo na. Ipagkatiwala mo na sa akin ang pag-ibig mo. Nanliligaw pa lang po ako sa kanya. Pag okay na yung lahat, kaya ko naman po maghintay sa kanya. Ang matapang sa field, malakas naman kaya ang loob sa pagtatapat sa tunay niyang nararamdaman? Nitong Miyerkules, si Jules muling niyaya si Honey Grace sa isang date. Binubuo mo araw ko, oras-oras ka ang hinahanap ko. Lamang mahal kasi pinaghirapan ko, tapos na sa laro kaya handa na ako. Matapos ang kanilang dinner, si Julius sinunggaban na ang pagkakataong tanungin ang kanyang honey. Since tatlong buwan na ako na nanliligaw sa'yo, makukuha ko ba yung matamis mong oo? Jules, alam mo, sa loob ng tatlong buwang panliligaw mo, kahit dumating sa punto na pinatigil kita, tati ka pa rin sumuko. Dahil nakapagtapos na ako, gaya ng sabi ko, hintayin mo lang ako. Ngayon, wala akong nakikitang ibang rason para hindi ka sagutin. So, ano yung sagot mo? Sasagutin mo ba ako? Mission accomplished. Surprise ako sobra. Speechless. Speechless kasi di ko din naman to inaasahan. Di ko din naman matatanggi na wala akong ibang minahal. Jules, maraming salamat sa lahat ng pag-iintindi, paghihintay at pagpapasaya mo sa akin. Napakasaya ko ngayong gabi na to. Walang katumbas na saya. Sana di niya ako lokohin. Kay Mamang Pulis, sa love life man niya o trabaho, bawal ang mga loloko-loko. Kaya sagutin mo na, baby. Pwede sagutin mo na, baby. Kaya sagutin mo na, baby. Pagkatiwala mo na sa akin ang pag-ibig mo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.